Hello, ako po si Pater Nuez Makel. Alam nyo, mas naiuugnay natin ang Chinese New Year sa mga tradisyonal na dragon dance o kaya yung mga street party sa Binondo o di kaya yung mga masasarap na Chinese food. Pero ngayong gabi, papasukin natin ang isa sa mga tradisyon tuwing Chinese New Year na hindi natin kadalasang nakikita. Nandito tayo ngayon sa Sengguan Temple sa Binondo, Maynila, na dinarayo ng napakaraming mga Filipino-Chinese at maging mga Pilipino na walang dugong Chinese ha, tuwing Chinese New Year. So tara, pumasok tayo dito sa Sengguan Temple sa Binondo. So pagpasok natin dito sa Sengguan Temple, may makakasalubong tayo ditong mga Pilipino na nagbibigay ng mga insenso. So ate, ano po itong pinamimigay nating insenso? Para po sa kanilang, nagsisimbolo ito ng kanilang panalangit at para sa kanilang katawan, sa para kanilang health and peace of mind. May sindi na po kaagad. Yes, sir, para hindi na po sila mahirapan po. Magkano po ito, ate? Ito ay libre po sa kanila po. Ito yung mga nagbibigay din po ng donasyon ng kapwa nilang Chinese din. Sir. Kahit po hindi Chinese, pwede po. Kahit ako, pwede po. Oh, sige po. Salamat po. Thank you rin, sir, and Happy New Year. Kung hepachui. Insenso na pinamimigay dito sa Sengguan Temple. So, papakita ko sa inyo kung ano yung mangyayari, ano yung gagawin natin, at ano yung ginagawa ng mga Filipino-Chinese. So, pupuntahan natin, papasukin natin itong temple area kung saan, kung meron kang insenso, pupunta ka dito sa area na ito upang magdasal o upang magbigay ng iyong magsabi ng iyong mga wish, mga hiling para sa susunod na taon. Pero dahil ako ay hindi isang Buddhist, hawak ko lang muna itong insenso. Papakita ko sa inyo kung ano yung gagawin ng mga kasama natin dito, na mga Filipino-Chinese o mga Buddhist. Alam nyo, may iba sa kanila, mga Katoliko rin, ha, na nagdarasal dito o hindi pala dasal, nagsasabi ng kanilang mga hiling sa mga susunod na taon. So, ito, pakita natin yung mga bumibisita rito. May mga alay na mga prutas o mga pagkain. So, ito, no, pumipila sila at nagdarasal. Meron din mga hindi naman nagdarasal talaga pero nakikipagdiwang ng Chinese New Year, at yung iba naman turista na gustong makita lang itong Sengguan Temple, at open na open itong Sengguan Temple para sa mga bisita. Nakausap natin ang dalawang pamilya na bumisita dito sa Sengguan Temple ngayong Chinese New Year. At ang sabi nila, bumibisita sila dito hindi lang para sa kanilang mga sariling kahilingan, ha, pero para alalahanin ang kanilang mga namayapang mahal sa buhay. Ay po kayo Buddhist? Hindi po. Catholic. Bakit po kayo nandito kayo? Usually kasi pag New Year, Chinese New Year, pumupunta talaga ako dito nung buhay pa yung mami ko. So, nung namatay din siya, medyo hindi na talaga ako nagpupunta. Ngayon na lang ulit. So, tagal na rin. Siguro mga 5 years ago. Yun yung last na punta ko dito is 2017 pa. Nag-alay po kayo ng ano ng incense sa baba o kung ano man? Oo, nag-ano kami ng incense kanina pagdating din lang sa baba. Tapos yung sa oil lang nagpa, yung sa wishing oil lang nagpa-bless lang po kami. Anong nararamdaman po ninyo pag nandito kayo sa Sengguan Temple? Ano ba? Wala, parang wala, gaan lang sa feeling kasi usually parang once a year lang kasi to. So, yun. Usually yearly talaga kami nagpupunta dito. Yun. Ba kayo nag-aalang? Dahil Katoliko kayo, nandito kayo sa Buddhist temple? Hindi naman. Yung mami ko kasi Chinese din siya, pero ano na lang siya. Hindi naman kami puro talaga. Pero nakasanayan na rin na basta Chinese New Year, nagpupunta talaga kami dito. Bumibisit talaga kami. Anong panalangin nyo ngayon dito sa Sengguan Temple? Dito, para sa family ko lahat, maging healthy sila lahat. Tapos syempre, long life, prosperity, ganun. Tapos happy lang sa lahat. Is it your family tradition to go here every year?
Yes, we always go around the temples here, but it's our first time to visit this part. How does it feel to visit this part? It's very nice since the background is super big, and compared to the other one, it's brighter and like there's more things to see here. Yeah, we never knew there was this area in this temple. We always just stay downstairs and copy to the gods there. Yeah. I see. Are you Buddhist? Catholic, actually. You are Catholic. Yeah. And do you also go to church in Sabinondo ba kayo nagsisimba or what's your parish? We go to Santuario, like in Green Hills and stuff. Mm-hmm. But we don't go church around Binondo. Only temples pag New Year. All right. You know, many of our viewers are wondering how the Filipino Chinese are practicing their faith. Siyempre, going to Catholic church or going to the Buddhist temple. How does it work? How do you do it? You can answer. Okay. So for our Catholic faith, we go church like on Sundays. We practice our Sunday Mass. But when it comes to like our Chinese culture, we visit the temples during New Year, and of course we wear red and the ampaos, everything like that. Yeah. Ikaw din? Yeah. do you see a contradiction there or do you see a consistency? In my opinion, it's consistency naman. There's no contradiction and you can practice your culture and your faith at the same time. I see. How can you explain that answer? Practicing your culture and your faith at the same time? Culture being going with my family and practicing all our traditions, and faith by going to church and strengthening our Catholic faith. You don't worship Buddha, hindi ba? No. How do you regard the Buddha? Buddha, in my opinion, parang idol, like a god na we also pray to. But I don't really practice Buddhist traditions. Only our older parents and grandparents. I see. Yeah. We mostly practice the Catholic ones, and we practice the Buddhist from our ama. Yeah, it's like the passed down traditions and stuff. I see. So, what's your prayer this Chinese New Year? You want to start the prayer? Like my personal prayer? Yeah, yeah. Your personal prayer. We don't come here to pray. We just say... Yeah, just your intention. What's your intention? Yeah, yeah. What's your... A good new year to come, and for everyone to stay healthy, happy, and live a good new year this year. I see. Yeah. Ikaw? A fruitful and lucky 2024 for everyone, and abundance in health, career, and everything. That is your wish New Year. Yes. Tuwing Chinese New Year, ang mga Filipino-Chinese bumibisita dito sa Sengguan Temple para dumalaw sa kanilang mga ancestors. So, si Shay at saka si Samantha, tuturo sa atin. Nasaan ba tayo ngayon, Shay? We're in Sengguan Temple, and then here we have Tetsukong, which is one of the gods na we pray to. And then when we go in here, this is where we pray to our ancestors. Specifically here, we have our great-great-great grandfather and grandmother. We just kneel down with the poppy, and then we bow 3 times. And then we're going to say our prayer to our ancestors and bow 3 more times, stand up, and then stick our poppies in the ashes there. So, ito ancestors nyo nandito? Yeah, in the trophies. There are pictures of them there. So, each one of those is one person. So, here we have our great-great-great-grandparents. Mm-hmm. Yeah, so we just pray that they have good luck in heaven and whatever is happening there, they have a fruitful year as well. Mm-hmm. Okay. So one of those is... Yeah. Great-great-great-grandparents. Yeah. Hindi nyo naalam kung nasaan dito. I'm not sure which one, but both of them are in one tablet. Yeah. So what's the significance of visiting this place of the Sengguan Temple? It's also a remembrance na we also keep our ancestors in check. Of course, our loved ones here on Earth, and we also pray for the ones who aren't here with us. Yeah. Ikaw naman, what's the significance of visiting this part of Sengguan Temple for you? Yeah, to visit our loved ones also, and to worship the gods and to pray for the things that the gods have done for us and can do for us for the upcoming New Year. All right. And then as you exit, what do you do? We get our poppy sticks, which is the red sticks we hold, and we keep it there in front. All right. Yeah. Sige. So you keep it here, no? Can you show us
where you keep it? So after we say our prayers and intentions, we put the sticks right here. And I think that's to signify for the poppy sticks too. Like all the prayers that we said, it's going to melt and turn into ashes and it will be there in this temple. Thank you, Shay, Samantha. Thank you. Happy Chinese New Year. So ito, hawak pa rin natin yung insenso na binigay sa atin sa pagpasok dito sa Sengguan Temple. So tara, sundan natin, samahan natin yung mga kababayan natin na nagtutusok nitong insenso doon sa harapan ng templo. So ito, no, nakikita tayo iba-ibang mga imahen na pinagdarasalan din ng mga bumibisita dito sa Sengguan Temple. At banda rito, makikita natin ang imahen ni Buddha. Makikita natin maraming mga inialay din dito. Merong mga potato chips. Ito, pakita natin yung iba-ibang mga alay. Merong mga tsokolate. Merong mga biskuit. Meron ding kahit mga pochi. Pochi na malos. At taimtim na nagdarasal yung mga bumibisita dito sa Sengguan Temple, dito sa harap ng imahen ng Buddha. Alam nyo, first time ko dito sa Sengguan Temple at masasabi ko na talagang namangha ako nung makita ko itong templo, lalo na dun sa second floor, yung higanting estatwa ng Buddha, golden at talagang isang feast for the eyes, ika nga. Isang pagpapatunay ito na sa likod ng mga dragon dance, mga sayawan, mga kainan. Napakayaman ng kultura ng Pilipinas, napakalalim ng pananampalataya ng mga Pilipino. So ito na, no, ito yung insenso at kagaya nila, itutusok ko ito para sa good health and a prosperous 2024. Year of the Dragon. Kung hey Fat Choy sa inyo lahat. Paterno Yasmakel, Rappler, Manila.